araw po sa inyong lahat. Bali, panibagong vlog ko po ito. Ngayong umaga o ngayong araw ay gagawa po ako ng bantigi. Small na bantigi. Bali, dalawang small na bantigi na gagawin ko. Medyo matagal na rin sila. Wild na. Kaya aayusin po sila ngayon. Iwawire ko. Papakita ko po yung resulta mamaya. Ayun, ang gagawin ko, lilinisin ko muna. Kung mga hindi kailangan, tatanggalin muna. Lilubog na yung ibang, kasi dati winire ko na to eh. Lubog na yung ibang wire, tatanggalin ko lang. Adam na pa. Bali, nililinis ko muna yung puno eh. Lahat po ng mga hindi kailangan ng mga sanga, tinanggal ko. Kung makapansin nyo yung puno, parang windswept siya. Ngayon, itatama lang natin yung posisyon kung ano yung ikagaganda niya sa tamang posisyon. Siguro para sa akin, gagawin ko siyang semi-cascade. Kasi yung ugat naman niya ay natural naman na ganyan eh nung tinanim ko siya. Pero depende naman sa mga ano ng ugat kung tama yung posisyon ng mga ugat, kung natural na titignan siya sa posisyon ganito, parang semi-cascade or windswept. Siguro ganito na lang po ang gagawin ko ngayon. Ganito yung style na gusto ko eh. Parang semi-cascade. Kasi plano ko sa bantigi na to, ilalagay ko sa bato. Iwawire na natin. Bali, sa pagwawire naman eh, ano lang, alternate lang, alternate branching para detail tignan yung sanga. Hindi naman lahat ng sanga kinukuha, kailangan alternate din para malinis tignan. Thank you.
Kenapa? Ito na po yung ano, isang bantigi na yung ginagawa ko kasalukuyan. Bali, ganina, ano siya, nung before niya, parang windswept. Ngayon, ginawa ko siyang semi-cascade. Ayan na po siya ngayon. Bali, ito yung pinaka-finishing touch niya. Ito na yung puno. Kung mapapansin niyo yung puno, ano na siya, parang semi na. Ito po yung pinaka-finishing ng puno. Hindi cascade na po siya ngayon. Bali, ang balak ko dito sa puno ay ilalagay ko sa bato. Sinundan ko lang yung flow ng trunk kasi pwede siyang gawing windswept, pwede siyang gawing semi-cascade. Mas pinili ko yung ano, semi-cascade kasi natural naman yung ano niya, yung flow ng trunk, may galaw. Tapos lahat ng mga sanga na kailangan, kompleto siya. Lalo yung mga primary brands, secondary, okay na siya, kompleto na kaya. Puso. Ito na po siya ngayon. Putin po natin ito. Although bata pa po yung puno, pero pag ito tumanda, maganda na siyang tingnan. Ito po yung front ng puno. Yan. Small po siya, nabantigi. Isa pa po yung gagawin ko. Bali kasi dalawa ito eh. Daman. Ito naman po yung ano, pangalawang bantigi na gagawin ko. Small din po siya. Ang gagawin ko muna, lilinisin ko muna yung puno, tatanggalin ko yung mga hindi kailangan bago ko siya gagawin. Nilinis ko po yung mga yung puno. Tinanggal ko yung mga hindi kailangan. Ngayon i-reposition ko siya kung ano yung tamang position ng puno. Kung anong style niya. Kasi yung puno, kung titignan niyo, tinanim ko. Bali, tinayo ko lang muna para tumubo. Ngayon, established na siya. Kapal na yung ugat niya, malakas na siya. Ngayon, natatama ko na lang yung posisyon ng puno kung anong style. Kasi nung ano to, nung tinanim ko, cascade na talaga siya eh. Ito siya oh. Kaya, ganito pa rin yung style na gagawin niya. Damn it.
Yan ito lang po. Magandang iwaring mantika kasi alos kompleto na yung mga brands niya, mga secondary, tertiary brands. Ikaw na lang ang pipili kaya dapat talaga alternate yung pagkuha mo sa mga para malinis tignan yung sana para detalye. Kung mapapansin niyo yung inipiit ko yung mga sanga yun sa pagitan ng alternate brands para may detail yung mga sanga, may galaw yun yung alternate branching. Tinignan mo, gandang tignan, malinis, walang cross burns. Thank you.
Ito po, bali natapos na rin yung isang bantigi. Kung titignan niyo yung ano yung trunk niya, yung flow ng trunk, talagang may pababa po siya na drop na ganun. Sinundan ko lang siya para maging ano, semi-cascade. Bata pa po yung puno, pero nilatagan ko lang siya para may pakita ko yung ano niya, yung ganda ng puno kesa naman sa dati na makapal na siya na. Kasi bali noong unang ginawa ko, tapos pati ito, bala kong ilagay sila sa bato, magawin silang rock drone. Bali ito na po yung pinaka finishing ng puno. Putin natin. Ang kagandahan po ng puno is ano, maliit lang yung trunk, hindi na kailangan yung sobrang palaki ng sanga. Actually yung mga sanga halos ganito lang, bagay na sa kanya, halos ganito lang kataba yung drop branch niya, kaya hindi na ako mahihirapan. Pero kung titignan niyo yung trunk, ang ganda ng trunk niya, lalo na pag nilutang ko pa to, lilitaw yung base. Kung mapapansin nyo, kanina halos nakatayo sila. Tinama ko lang yung tamang posisyon ng puno. Semi-cascade. Kasi ano to eh, nung na-hunting ko, talagang ganyan na yung trunk na tinanim ko muna ng nakatayo para tumubo ng sigurado. Ito, tumubo na sila. Ay. Maliit lang po yung puno. Yan. Yung kanina. Ito yung kanina. Semi-cascade din. Maraming salamat po sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ginawa ko. Abangan nyo po itong dalawang bantike. Susunod po na vlog ko, ilalagay ko sila sa bato. Sana mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko para masundan nyo po yung mga ginagawa kong mga puno, dahil marami pa akong video na gagawin. Marami pa akong puno na gagawin. Maraming salamat po sa inyo.